Hi guys! Welcome to my vlog. So for today's video naman, i-share ko naman sa inyo kung paano magbayad ng SSS salary loan gamit ang GCash. Pero bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. So ngayon guys, nakikita nyo dito na sa mismong SSS website na tayo. So magla-login lang tayo. Ayan, you input user ID and password, then click I'm not a robot, and then click submit. Ayan, so ngayon, nandito na tayo sa home, sa mismong account natin. So, ang i-click natin dito is itong PRN loans. So, dyan natin makikita lahat ng details ng loan natin. Ayan, click natin yan. Ayan, so as you can see dito, ito yung active loans with PRN ko. Ayan. So, nakita nyo, may calamity at saka salary loan ako. Ayan. So, ngayon, dahil salary loan yung babayaran ko, so, ito yung PRN number niya. So, ito yung kailangan. And then, loan account number is ito din yung kailangan. Ayan. So, ngayon guys, as you can see dito, 5,120 yung amount to be paid ko. So, sobrang laki. So, halimbawa, 2,000 lang yung babayaran ko kasi masyadong malaki yung 5,000. So, halimbawa lang naman, kung gusto ninyo mag-installment. So, pwede natin yan baguhin. So, gawin natin siyang 2,000. Or 1,000, pwede din, ganyan. So, gawin muna natin siyang 1,000. Ayan, so, halimbawa lang, di natin afford yung 5,120 na amount to be paid. So, 1,000 yung ilagay lang natin. Ayan. So, nabago ko na. And then, after nyan, click natin yung save changes para mabago na. Ayan, so, sabi dito, changes have been saved. Change. Ayan. Na-change na. Ayan. Click OK. Ayan. Nakita nyo, 1,000 na lang yung amount to be paid. So, ngayon, pag once na makapagbayad kayo, guys, makikita nyo yung paid PRN or yung binayaran ninyo. Dahil si GCash is real-time posted na siya. So, makikita nyo agad after nyo magbayad yung binayaran ninyo. So, makikita nyo yan dito. Ayan. Ayan, so dito nyo yan makikita yung binagbayad nyo kay GCash. So, makikita nyo agad dito. So, ito yon tulad nito. Ito yung binayaran ko. So, as you can see dyan, dyan yung mga details ng binayaran ko. So, installment lang yun sa akin, 1,000. Ayan, so dyan nyo makikita lahat ng details after nyo magbayad. Kasi yan yung paid PRN. Ayan. So, ngayon, ito ang kailangan natin. Payment reference number ng salary loan at saka yung loan account number. So, ngayon, dahil labago na natin yung amount, ayan, so, punta na tayo sa mismong GCash. Open natin yung GCash natin. Ayan. Ayan, so, nandito na tayo sa mismong GCash natin. So, click lang natin itong pay bills. And then, hanapin natin ang government. So, click natin itong government. And then, scroll ninyo pababa. Hanapin naman natin ang SSS. Ayan. So, dito, as you can see, may dalawa yung SSS dito. So, kung babayaran nyo naman is contribution, so ito yung pipiliin ninyo. Eh, dahil loan ang babayaran natin, so ito yung pipiliin natin, SSS loans or RTPL. Ayan, so nakalagay dito guys, RTPL kasi real-time posted loan. So, pagkabayad ninyo, makikita nyo agad yung payment details ninyo. Ngayon, fill up na natin. So, ito yung kailangan, PRN or Payment Reference Number. So, lagay na natin. Ayan, lagay natin yung Payment Reference Number. So, ito yun.
Ayan, so IJ21. Ayan, nalagay na natin yung PRN number. So, double check nyo yan. Make it sure na tama yan. Then, next is our account number. Ayan, then. Ayan, so ito yung loan account number. Ito yon. So, SL2200. Ayan. Ayan guys, so nalagay na din natin yung account number. So, make it sure tama din yan. And then, next is payer type. So, click lang natin ito. Then, piliin natin yung individual. Ayan. And then, next is select country. So, of course, Philippines. So, hanapin lang natin ang Philippines. Ayan. Then, next is amount naman. So, dahil binago natin yung amount to be paid, 1,000 na lang. So, 1,000 na lang yung ilalagay ninyo. Ayan. And then, dito naman sa baba is email address. So, optional lang yan kung gusto nyo nang may sindan si GCash ng receipt or resibo. So, ilagay nyo lang yung email kung anong, kung kaninong email gusto nyo, isend yung resibo. So, hindi naman yan mandatory, optional lang. So, pwede nyo hindi lagyan. After nyan, click lang natin itong next. So, click next and then ayan. So, dito, for the confirmation, so double check nyo yung PRN number, account number, and then your payer type. So, double check nyo yung mga yan para makapag-proceed ang payment pag once na tama lahat yan. Ayan. Then guys, kada bayad natin dito sa loan natin, so iba-iba ang PRN number. So pag once nabayaran nyo na tong PRN number na ito, so iba naman yung PRN number na makikita ninyo doon sa active loans ninyo. So kada bayad ninyo, iba-iba yung payment reference number. So hindi porket ito yung payment reference number ngayon, so yun pa din yung reference number sa susunod. Ayan. So ngayon dahil okay na yan lahat, so click na natin itong confirm. Click confirm. Ayan, so ganun lang guys ang pagbayad ng SSS salary loan gamit ang GCash. So guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!